Sinagip ng National Bureau of Investigation ang nasa mahigit 30 badyaw na ginagamit umano ng mga sindikato para mamalimos. 12 sa mga sinagip, mga bata. Ang kanilang modus tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Nang marating na ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang target na bahay na ito sa Apalit, Pampanga, agad hinanap ang kanilang pakay. NBI kami ha. Inuuli ka namin sa alam human trafficking. Arestado ang pinaka-handler ng grupo na hiniling ng NBI na huwag muna pangalanan para sa kanilang follow-up operation. Sinagip naman ang 36 na badyaw, 12 sa kanila, mga bata. Natuklasan ng NBI ang bagong modus ng sindikato para hindi maharang sa pantalan ang kanilang mga nire-recruit ng mga badyaw para sa umano'y organized na panlilimos. 10 badyaws, 9 adults and 1 minor will be transported from a big airline company from Zamboanga to Manila. Ayon sa NBI, sa Zamboanga City nagpupunta ang mga recruiter para mangumbinsin ang mga badyaw na magpunta sa Manila at kalapit na probinsya. 50-50 ang hatian ng mga handler at mga badyaw na ginagamit ang kanilang mga anak sa panilimos. Nung naaresto namin, kinukuha niya automatic yung 50% ng income nila for that day. And then, dun sa kalahati, nagbabawas pa yun ng bayad sa upa at saka sa pagkain nila pang-araw-araw. Mahalaga raw na naikasa ang operasyon dahil sa peligrong dala ng mga bagong variants sa ginagawang organisadong panilimos ng mga ito sa kalsada. Pwede silang makahawa din kung sakali man na sila ay infected na nga ng COVID-19. So pwede silang maging super spreader kasi nilalapitan nila yung mga, alam mo yun, yung mga sasakyan sa kalsada and then yung mga tao na nagdadaan habang sila ay namamalimos. Nakatakdang ibalik sa Zamboanga ang mga badyaw na nasagip pagkatapos ng kanilang quarantine habang sinampahan naman ang reklamong human trafficking ang naarestong handler. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.